Diyos ng lahat, papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon sa Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ipanalangin po natin ang ating mga kapatid na naiiwanan na sa lipunan. Nakakaligtaan na sila. Hinahabol nila ang mga oportunidad, ngunit hindi sila ipinagkakaloob ng tadhana. Nahihirapan na sila. Isaalang-alang natin sila, mga kapatid na nagsisikap ngunit hindi pinapalad sa kabuhayan nila. Ginugunita natin si San Jeronimo Emiliano, pari na banal. Ang kanyang apostolado, ang kanyang pagkapari ay para sa mga batang naulila at mga batang naabandona. Mga nakalimutan, nakaligtaan, naiwanan, wala na nag-aalaga. Ang puso niya ay para sa kanila. Nawa, gayon din tayo. Hindi lang natin iniisip sarili natin kung hindi ang kapakanan na mga nahihirapan. Mga kapatid, aminin po natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at pamagmalasakit sa tanan, minagaling mong si San Jeronimo ay maging magulang na kumakalinga sa mga ulila. Ang kanyang pagdalangin para sa aming kapakanan ay magbunga nawa ng aming pananatili sa espiritu ng iyong pagkupkup sa amin bilang mga anak ng iyong tinatawagan at sa aming pinangangatawanan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, tumindig si Solomon sa harap ng dambana ng Panginoon. Itinaas niya ang mga kamay at nanalangin ng ganito, Panginoon, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo.
Tapat kayo sa inyong mga pangako, sa inyong mga alipin. Walang maloy ang pag-ibig na ipinadadama ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Maaari bang manirahan sa lupa ang Diyos? Kung ang langit, ang katas-taas ang langit, ay di sapat na maging tahanan ninyo, ito pa kayang hamak na tahanan ng aking itinayo. Gayunman, dinggin ninyo ang dalangin at pagsamo ng inyong alipin, o Panginoon, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan ng inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit sa inyong paningin araw at gabi ang templong ito. Yamang kayo ang may sabi na ang pangalan ninyo ay mamalagi rito. Sa gayon, maririnig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin tuwing mananalangin sa pook na ito. Dinggin ninyo ang inyong alipin at ang inyong bayan tuwing kami mananalangin sa lugar na ito. Dinggin ninyo kami buwat sa inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo kami. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Nasasabik ang lingkod mong sa patio mo ay pumasok. Ang buo kong pagkatao'y umaawit na may lugod. Sa masayang pag-awit ko pinupuri buhay na Diyos. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Panginoon, sa templo mo, mga mayo'y nagpupugad. Maging ibong layang-laya, sa templo mo'y nagagalak. May inakay na kalinga sa tabi mang iyong altar. O Poon, hari namin, a Diyos na walang kupas. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Mapalad na masasabi, silang do'y tumatahan. At palaging maawit, nagpupuring walang hanggan. Basbasan mo, Panginoon, iyong hari naming mahal. Pagpalain na po siya, yamang ikaw ang humirang. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Kahit isang araw lamang, gusto ko pang sa templo mo, kaysa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y mapasama sa masasamang mga tao. Ang templo mo'y aking mahal, Diyos na makapangyarihan. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumalapit kay Jesus. Nakita nila na ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minana nila.
Ang mga Hudyo, lalo na mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakakapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo na kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga Eskribo, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng aming mga ninuno? Kumain silang nang hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaias tungkol sa inyo, mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig ay hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila ay walang kabuluhan. Ang utos ng tao itinuturo utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan ninyo nga ang utos ng Diyos at ang sinusunod niya ay mga turo ng tao. Sinabi pa ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpapawalang bisa sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nito, iniutos ni Moises, igalang mo ang iyong ama't ina at ang magsalita na masama sa kanyang ama o ina ay dapat mamatay. Ngunit itinuturo ninyo, kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, anumang maitulong ko sa inyo ay korban, alalawang bagay, inihain ito sa Diyos, hindi na ninyo pinahihintulutan tumulong sa kanyang ama o ina. Sa ganitong paray, niwawalang kabuluhan ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad ninyo ang ginagawa ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating mabait na Panginoong Hesukristo. Ang santo po para sa araw nito ay si San Jerome Emiliani. Ang kanyang buhay ay para sa mga naiwanan. Nabuhay siya sa panahon ng salot ng isang epidemya. Kadalasan po sa loob ng isang salot, iniisip mo lang ang kapakanan, kalusugan mo, kapakanan, kami ay ligtas. Ngunit ang ating santo si San Jeronimo Emiliani, naisip yung mga kawawa naman, ang mga naabandona, kawawa naman ang mga naulila. Kaya sa panahon ng peste, isinaalang-alang ang kapakanan ng mga taong hindi nila matulungan ang kanilang sarili. Palakasin tayo ng pagbasa. Unang aklat ng hari, si Haring Solomon, ang kanyang ibinigay sa Panginoon, isang napaka ganda, dignidad, dangal, karangalan ng templo. Tinawag nga, ginaalala ng mga Hudyo, templo na ginawa ni Solomon. At si Solomon mismo ang namuno sa pagpupuri, pagsamba sa Panginoon. Niyaya niya ang bayan. Bilang hari, ito ang ating handog sa Panginoon. Pag-uukol na pagsamba sa Kanya. Sa ating ebanghelyo ayon kay San Marcos, yung tamang pagsamba, yung tamang pagluwalhati sa Panginoon. Sapagkat yung mga Pariseo at mga Eskriba, yung turo ng tao, para pang mas mataas pa sa turo ng Diyos. Marami silang mga tradisyon. Marami silang mga batas na ginawa nila,
Ngunit, para bang mas mahalaga ito sa mga mas matimbang na aral ng Diyos. Halimbawa, yung mga turo nila sa paghuhugas. Paghuhugas ng kamay, paghuhugas ng plato, paglilinis ng mga bagay-bagay. Ang dami mga ritual, maraming mga seremonya. Bakit yung mga disipulo mo hindi naghuhugas ng kamay bago kumain? Mahalaga kay Jesus yung kalinisan ng puso. Paghuhugas ng kalooban. Tayo po'y dalisay. Tayo po'y inosente. Tayo po'y maganda. Tayo po'y mabango sa harap ng Diyos. Yan ang binibigyan ng... Kaya kung tayo'y sumasamba, lumalapit, ang kalooban natin ay mahalimuyak, mabango. Kagad na nakikita ng Diyos, naamoy ng Diyos, naakit ng Diyos sa ating kabutihan, sa ating kagandahang loob. Mula sa kalooban, hindi yung pagkapeke, pagkaplastik, pagkukungwari. Hindi lang Diyos nakakapansin yun. Ang Diyos, syempre, matalino. Siya ang Diyos eh. Pero kahit tayo, limitado tayo, alam mo lang naman kung pagpapanggap yan. Hindi kagad. Pero lilitaw at lilitaw kung nagpapanggap ka lamang. Nag-umaarte ka lamang. Nagdadrama ka lamang. Kaya mahalaga na tayo'y totoo sa harap ng Diyos. Nagsimula ako doon sa isang santo na lumalaban para sa mga ulila na bata at naabando ng bata. Meron pa isang santa, Santa Josefina Baquita. Mahilig kasi ako sa mga santo eh. Malaki ang devotion ko sa mga kaibigan ng Diyos. Si Santa Josefina Baquita, Aprikana siya, nabenta siya sa pagkaalipin. Hindi maganda ang kapalaran niya, naging alipin. Buti ay sa kagandahang palad din naman, napunta sa isang Kristiyanong pamilya at naturoan siya sa Ebanghelyo, naging madre siya ng Kanosa at naging banal na madre siya. Tapos nahirapan siya, nung mamamatay na siya, sabi niya, Panginoon, tanggalin mo na yung mga tanikara ko. Panginoon, kasi hirap na siya. Tanggalin mo na yung mga tanikara ko. At ang namutawing mga salita bago siya mamatay, mahal na birhen, mahal na birhen. Ganon sana tayo, sapagkat ang huli nating pananalita, buod, paglagom kung sino tayo. Mahal na birhen, mahal na birhen. Nagsimula at nagtapos ako sa ang puso para sa mga nakaligtaan, naiwanan, nahuhuli na sa buhay. Yung mga ang kapalaran nila ay hindi kasi swerte natin. Eh sino mag-aalaga sa kanila? Kaya ang Diyos, alam niyo naman kung nasaan ang puso ng Diyos. Kung paano natin sila tinrato, ay doon natin mapapakita kung gano'n natin kamahal ang Diyos. Pag nilayan po natin, sa tulong ni Maria, ni San Jose, yung dalawang santo po, Jeronimo, Emiliani, Josefina, Baquita, bumalik tayo sa normal, nawa po, tayo po ay sa harap ng Diyos, sa panalangin natin, sa pagsamba, sincero tayo. Tunay tayo, totoo tayo, mabango tayo, mahalimuyak at kaaya-ayat maganda sa harapan ng Panginoon. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, walang saysay ang ating pagsamba kung hindi ito nanggagaling sa pusong tunay
Manalangin tayo ngayon sa Diyos Ama upang gawin niyang malinis at tapat ang ating mga puso. Tugon po natin, Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga namumuno ng ating simbahan, naway laging gabayan ng liwanag ng Ebanghelyo at wag nawa nilang hanapin ang seguridad sa mga makamundong istruktura, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Bilang isang komunidad, naway huwag nating isara ang ating mga mata sa tunay na pangangailangan ng mga mahihirap na ating kasakasama, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga may sakit, naway mapalakas sa kanilang kahinaan at mapalaya sa kanilang karamdaman, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Ang mga kapatid nating pumanaw na ay magkamit nawa ng kapayapaan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong puso. Makalangit na Ama, likhain mo sa amin ang tapat na puso upang amin ding mahalin at igalang ang aming kapwa na iyong pinahahalagahan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Tayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, maging kalugod-lugod nawa sa iyo ang paghahain inihanda upang ang iyong mga banal ay magunita. Ipagkalo mong sa pagsasalo namin sa iyong dakilang gawa, magampanan namin ang paghahandog ng iyong maibiging halimbawa sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ay nagniningning sa piling ng mga banal na ikinararangal mo sa kanilang kabutihan. Ibinigay mo silang huwara namin araw-araw at katuwang sa pagsamba sa iyong kamahalan. Sa pamamagitan ng anak mo si Jesucristo, kami naliligid na mga banal na tao. Sila'y mga saksi na ang pananalig sa iyo ay magaganap naming sa ikararangal mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo,
Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inebot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng makasalanan, gawin ninyo sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin ang lahat ng mga yumao sa kapanahunan ng pandemya. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagdapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na Ina ng Diyos, ang mahal na Birhen ng Lourdes, ng kabiyak na puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Jeronimo Emiliani, Santa Josefina Bakita, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, San Juan Bautista, at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesu Kristo na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyo, Apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tungyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala.
at pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban kasam ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inayayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, matulungan nawa kami ng banal na pakikinabang upang pakundangan sa pagkauliran ng mga banal, maituro naming wagas at maisakatuparan ng pagmamahal sa kapwa at ang liwanag ng katotohanan sa pamamagitan sa Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque.
O pinagpalang San Roque, pintakasin ang mga may karamdaman, lingapin mo ang aming mga kapatid na nasa balig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadya makapangyarihan na nung ikay narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pagkandanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon kayo nilulahati na dyan sa langit na nanalig kami ngayong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoon Diyos, sharing aming mahinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mahirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salot ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na po ang Jesus Nazareno, inayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong ka na nagsusumamo sa iyo, makamtanawa nila inyong katugunan, at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon ito naway maalala nila mga pangalan sa binyag na ikaw ang iibigan at paglilingkuran ng bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos. Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Yesu Kristo. Salamat sa Diyos. Sama ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krusong kinamatayan ay sagisag lang aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, linarangal ka na. Nuestro Padre Jesús.